Dahil iniwan ko yung sasakyan ko sa trabaho. Dahil nga napuno ng snow rito kahapon dahil sa snowstorm. Maglalakad na muna ako papasok. At pagkakataon ko rin yon para itour kayo ng konti. Walk through my work. Ito po ang Linton Avenue. Ito yung lugar kung saan kami nakatira. Matagal-tagal na rin nung mula nung huli akong naglakad. Dalawang buwan na yata papasok sa trabaho. Naglakad ako papasok sa trabaho. Lapit lang naman yung bahay namin mula ay yung trabaho ko mula rito sa bahay namin. ₱700 o ₱800 lang. Kaya saglit na lakarin lang. Buti nga naglinis na sila rito sa side na to. Kasi mapapansin nyo sa kabilang side ng kalsada, yung gilid, yung parking area, madami pa rin snow. Yan ang mahirap pag ano, pag ulan ng snow. Ang problema ng mga tao, parking. I think isa yan sa struggle ng Montreal parking area. McDonald's, ayun po yung Tim Hortons. Dito na po ako sa Codinage area. Kumbaga ito yung main street na dinadaanan ng mga bus. Buti nga po, hindi masyadong malamig ngayon kasi mahirap pag masyadong lumamig yung itong mga ice yung nasa ano, nasa pathwalk. Pag nagdry siya dahil sa lamig, pag nagfreeze siya, madulas ang ano, daanan, kaya delikado sa mga naglalakad. Ito po yung kwarto ng ano, Codinage Van Horn. Sana po pag napunta kayo rito sa Canada, dito kayo sa ano, kung may choice lang sana, no, kung saan kayo, kung saan nyo gusto pumunta. Maganda po rito sa Quebec, lalo na rito sa Montreal. Kumbaga, ang buhay pamumuhay po rito is parang city life. Unlike sa ibang provinces, medyo mahirap yung commute. Tapos dito ho, marami ritong ano sa area na to. Saka dito po sa papunta rito sa Victoria, sa kaliwa niyan pag nakarating ka sa dulo.
marami pong bilihan ng mga Filipino food. Kaya yung iba na medyo malayo rito sa Montreal, minsan dumadayo pa sila rito. Tsaka mamimili ng maraming ano, maraming pagkain Filipino, ilalagay na lang sa freezer. Nung bagong dating ako rito, natatawa ho ako kasi sa freezer sa freezer sa bahay nakalagay yung ano, may freezer sa, may tuyo sa freezer, tsaka may pandesal, may tasty. Nasa freezer sila, di tawa ako ng tawa. Kaya after 2 years, so okay. It's normal na i-freezer yung mga ganung bagay. Kasi nga hindi naman palagi na nasa grocery ka o kaya hindi ganung kalapit, hindi ganung ka-accessible yung mga tinapay o kaya yung katulad niya mga tuyo. So, ang mangyayari, bibili ka ng marami, ilalagay mo na lang sa freezer. Ito po ang park. Anong park po? Park Kent. Masarap pang punta dyan pag ano, pag summer, tapos nung wala pang pandemic. Napakasaya ng parke na yan. Haba po ng baso. Kawawa ang Tesla rito pag ano, pag winter. Morning, sir. Parang ano, puting disyerto. Actually, malapit na po ako sa trabaho. Simbahan. Kwento ng biyenan ko, no? Dati kasi medyo matagal na ho yung biyenan ko rito. Dati raw po pag may ikakasal dito sa Canada, sa Montreal, hirap na hirap po daw sila kumuha ng ano, ng mga ring bearer tsaka ano ba yun? Flower girl. Kasi nga, konti pa lang yung mga Pilipino noon, so, yun. Tapos, ngayon daw, wala na ka problema eh. Hindi mo na kailangan maghanap ng mga ring bearer o kaya flower girl. Kasi ang dami na po Pilipino rito sa gawi rito.
yung trabaho ko. Tower, ayan po yung tower. Yan isa sa mga building na minimaintain namin. Kawawa yung mga restaurant, mga tindahan. Sobra rin po yung epekto rito ng pandemic. Ito po, no, nasa Barclay ako. Dati, doon kami nakatira sa Barclay Bandaron. Baon. Kung dumiretso ka, nandun yung metro station. Diretso. Tapos sa susunod po, sasama ko kayo sa Victoria Street. Doon maraming tindahan ng mga Pilipino. Tsaka sa Van Horn Victoria, nandun din po yung yung opisina ng isang Filipino Association dito sa Canada. Paano po? Dito na ako sa trabaho, dito ko natatapusin to. Hanggang sa susunod po. At kung gusto nyo gumala sa Canada, kasama ako, consider nyo pong mag-subscribe at i-like yung video natin. Nang sa ganun po, masamahan nyo ako sa susunod pang paglalakad, lalo po ngayon, no, malapit ng mag-spring. Masarap po pag maganda pag-spring. Kaya nga sana nga po, ang hiling namin matapos na ang matapos na yung pandemic, nang sa ganun na magbalik sa normal yung buhay dito sa Canada at sa ibang, sa buong mundo. Mag-ingat po kayo palagi at hanggang sa muli. Nakalimutan ko mag-laps, ang sakit ng kamay ko na. -7 po yung temperature ngayon.